Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kabackyard. O ngayon, ipapasilip ko lamang po sa inyo itong mga sisiu na inabutan na ng hatching period dito sa ating setter, no? Kumbaga, every hour pa din siyang, or every 2 hours pa din siyang umiikot, pero ayan, no? Kung makikita nyo po, ay napisa yung ating mga sisiu dito sa ating egg setter, no? Ayan. Ito sila. Ayan, no? So, isa po yan na patunay na ang ating automatic incubator, mga kabackyard, ay proven and tested ko na po, no? O, yan yung ating mga eggshell. Tatanggalin ko lamang. Yung mga eggshells sa ilalim ay hindi ko na po maharap na tanggalin. Dahil mga nakarang araw lang naman po yan napisa, no? So, ngayon po, ililipat ko lamang sila dito sa ilalim or dito sa ating hatcher para nang sa ganon ay hindi sila maipit once na yung ating synchronized motor ay umikot, ay may possibility kasi na maipit yung mga yan. So, dito na sila, ayan o, yung mga bagong pisa natin. Ayan mga kabackyard, yung ating mga newly hatch. So, maya-maya mga kabackyard ay papakita ko sa inyo yung ating bagong gawang 172 capacity fully automatic na incubator. At meron din po tayo yung 50 capacity, yung ating budget mill. Ay nagpapapisa na din po tayo doon. Ipapakita ko din po mamaya. No? So, yun. Yung diferensya about hatching rate mga kabackyard ay same lang po ng ating automatic at doon po sa ating manual, no? Yan po ang update dito sa ating 112 capacity. Ito po yung ating 112 capacity fully automatic incubator, no? So, yan. Papakita ko na po sa inyo yung ating manual. So, ito po yung ating manual incubator. Ito po yung ating 50 capacity. Uy, muntikan ka na. So, 50 capacity na incubator, no? Ayan po. So, nasira yung kanyang tray. Hindi ko alam kung saan ako na nailagay. Kaya pinalitan ko ng ganito, no? So, since budget meal, mga kabackyard, pwede kayo mag-provide ng sarili nyo pong lagayan ng itlog. Ayan. Pero kung wala, ay pwede naman din po yung binibigay ko, no? Sadya po yung texture nun na magaspang para nasa ganun kapag may napisang sisiu, ay hindi po mag-i-split yung legs nila, no? Hindi po madideform yung kanilang paglakad, no? So, yan mga kabackyard, kung mapapansin nyo, meron tayong inilagay na tubig ngayon dito sa ating incubator. So, hindi naman po siguro lingid sa ating kaalaman na yung init ngayon ay hindi po normal, ano? Sobrang init po dito sa atin. So, ibig sabihin ay napakababa or wala po halos na moisture sa ating kapaligiran at lalong-lalo na dito sa ating incubator, ano? So, as nag-i-incubate, dapat alam po natin yan kung kailan at kung kailan hindi po tayo maglalagay ng tubig. So, ayan, no? Hindi po dahil sa sinabi ko na dry hatch ay hanggang-hanggan na po tayo magda-dry hatch, no? Madami po tayong factor na kailangan i-consider, mga kabackyard, since nag-i-incubate tayo ng itlog, no? Paiba-iba po, pati panahon, paiba-iba, no? So, dapat ay alam po natin ang dapat nating gawin. That's why andito po ako para nang sa ganun ay mag-guide ko kayo, no? Kapag ganito po mga kabackyard, sobrang init, no? Sobrang init ng panahon, halos wala nga pong papisa ang ilan sa ating mga kaparehas na nag-incubate ng mga itlog, almost 0% po ang kanilang hatching rate dahil nga po nasisira
dahil may dalawang heat factor po tayo, which is yung sa labas ng incubator at lalong-lalo na yung sa loob. Kapag mainit po sa labas, ay doble po ang init sa loob ng ating incubator. Kaya po, yung mga legendary na gumagawa talaga ng incubator, alam nila kung saan nila ilalagay yung sensor nila, no? So, napakaswerte natin or maganda na ang ating incubator once na itong mga nakaraang araw ay may papisa pa rin po tayo kagaya ng mga pinapakita ko sa inyo, no? Dahil sa ilan po, no, na nag-incubate ay wala po talaga silang mga papisa dahil sa sobrang init po, no? O ba't ka naglalagay na ng tubig, kabakherd? So yun nga po siya, sabi ko sa inyo mga kabakherd, depende po yan sa panahon at sa lugar po ninyo. Paulit-ulit ko po yan sinasabi, once na kayo po ay taga Baguio, yun na lang po ang logic ko mga kabakherd, no? Once kayo ay taga Baguio, ibig sabihin po ba nun ay hindi na kayo maglalagay ng tubig? Yes po, hindi na. Bakit? Dahil napakataas po ng moisture content sa Baguio, no? Napakataas po ng moisture dyan sa lugar na yan. Kaya kahit mag-dry hatch na po kayo ay hindi nyo na po poproblemahin yung humidity sa loob ng ating incubator, no? Even sa Tagaytay, ganun din po, napakalamig sa lugar na yan. Kaya nga po sasabi ko, nakadepende po yan sa lugar na i-incubatean ninyo, no? So, ang pag-incubate po ay continuous learning, mga kabakherd. Continuous learning po ang pag-incubate, lalo-lalo na sa akin, hindi lang po ako marunong na, kundi nag-aaral pa din po ako, no, para na sa ganun ay ma-share ko pa din po sa inyo. So, yan, mga kabakherd, ang ating temperature ay nasa, naglalaro lamang dito sa loob ng ating incubator ng 38 to 37 degrees Celsius, no? Sa iba ay halos pumapalo na po yan sa 40 degrees Celsius. That's why wala na po sila napapapisang mga sisiw. So, dito naman po tayo ngayon sa ating fully automatic 172 capacity incubator, no? So, ayan po ang ating unit. Andi dito po ang ating hygrometer sensor. Meron po tayong on and off switch dito, no? 4 pins nga lang po ang ating napili. Pero pwede pa rin naman po yan. Meron tayong fuse, sinometer. Meron mga kabakherd. Ito yung ating thermostat, no? At ito po ang ating unit, no? Mga kabakherd. So, tingnan natin dito sa loob. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. So, ayan. Yung ating unit, no? Mga kabakherd. So, meron tayo ditong halos 112 setter. So, ito pong ating incubator, mga kabakherd, ay binubuo ng 112 setter. Ito po, ano? Ito pong ating egg setter, mga kabakherd. Itong, so, pwede nyo po siyang hatakin kapag maglo-load kayo ng itlog, no? So, ito, capacity nito sa bawat isang tray ay nasa 56 eggs capacity, ano? So, pag pinindot ko yung manual ay continuous po yan na iikot, no? Wala pong katapos ang ikot yan. So, ganyan pag naka-manual, no? So, kailangan natin siyang iset dahil hindi natin pwedeng ganyan lang yung mga itlog dahil mabubugok po, no? Isipin nyo po, continuous siyang nag-iikot. So, hindi po po pwede. May mga ganun po kasi ako nakikita dito sa YouTube na nag-tutorial. Ganyan po, continuous ang ikot. So, hindi po po pwede yun. O, ito naman po sa pangalawang tray. Ganun din po ang capacity. 56 eggs capacity. O, papaliwanag ko lamang po. Dito po natin ilalagay yung itlog ng unang araw hanggang ika-15 days, no? Sa akin, mga kabakherd, 15 days lamang po ang nire-record ko para mailipat siya sa hatcher. Hatcher po, ano, mga kabakherd, mamaya papakita ko sa inyo. Ito po ang hatcher. Hindi po ito hatchery. Ang hatchery po ay yung, halimbawa ako, magtatayo ako ng business na
pagpapapisaan, ang tawag po doon ay hatchery, mga kabakerd. So, hindi po natin pwedeng tawaging hatchery yung hatcher, no? So, ayan mga kabakerd, no? Itong ating unit, iyan po, kabuuan niya, no? So, sa mga interesado po, mga kabakerd, ay tumawag or mag-PM lamang po kayo sa ating Facebook page, Kabakyard Official, no? So, may mga manghilan-ngilan po na gumagamit ng ating pangalan, Kabakyard, or yung kanilang at ay Kabakyard Official at Kabakyard Official, no? Tayo po mga kabakyard, yung legit, ito po papakita ko sa inyo yung ating profile picture sa ating Facebook page, no? Meron po tayong 1,300 followers lamang po. Aside from that, wala na po tayong ibang page mga kabakyard. So, kung meron man po na kapangalan, ay hindi po ako yun. Ito lang po ang ating Facebook official page, no? Mga kabakyard, wala na pong iba. So, yan. Pinapakita ko lamang sa inyo yung itsura ng ating 172 capacity na incubator, no? Fully automatic na po yan. Every 2 hours po ang ikot niyan. So, yan mga kabakyard. Ang ating ano. Ito po ay mapupunta sa Laguna, no? Laguna po ang destination ng ating incubator. Pick up po ito, no, mga kabakerd. Pero nag-nationwide din po tayo ng ganito. Meron akong new project na mapupunta naman sa Davao, no? Davao po ang destination ng ating mas maliit dito na unit, which is 112 capacity lamang, no? So, yan. Ito po ay push and pull. Drawer type, ano, mga kabakerd. Yung ating incubator. So, yan. Meron tayong 60 plus hatcher dito, no? At dalawang setter ng eggs. So, yan po. Yung ating unit, mga kabakyard. Sa mga interesado, tumawag lamang po kayo. Or mag-text or di kaya ay mag-PM sa ating Facebook page. Yung kanina ay pinakita ko sa inyo, no? O yan mga kabakyard, pwede kayo magpasadya ng unit na gusto nyong capacity. No? So yun lamang sa ngayon mga kabakyard, at happy farming and happy breeding po sa ating lahat.